Kasi pag hindi ka dito laging maingat, talagang... I'm tired of the pain. Hello everybody. So hello, what's up sa inyo mga kois, ano? Aerox Gaming na naman tayo, sapagkat ako ay pupunta sa Legazpi para ipa-check yung motor ni Papa. So hindi lang naman ako yung pupunta ng Legazpi, kasama ko yung kaibigan ko kasi may bibilhin din siya dun. So that would be a big help for me, you know, because pwede akong makisakay sa kanya pag halimbawa halimbawa ito ay ipaiwan sa Legazpi, pwede akong makisabay, or else mag-commute. A few inches later. So yun po, ano, nagpalit na ako, nakapants na ako mga kuys. So same pa din yung jacket. So yun, this is it. Kapunta na kami ng Legazpi mga kuys. We're going. So yun, di pa ako nag-aalamusal, di pa kami nag-aalamusal. Kaya madaanan kami, mag-aalamusal kami. Pag ganitong summer, ang daming nagra-rides. So mga taga Manila, Samar, yung mga taga Samar nagpupunta ng Manila, yung mga taga Manila naman nagpupunta ng Samar o kung saan-saan lugar pa, Cebu, Davao, Baguio. Kasi nga masarap nga naman talagang mag-rides, di ba? Napakasarap mag-rides kung may gasolina ka. May gasolina. Imposible talaga na kahit ako, sinasabi ko sa sarili ko, napaka-imposibleng magkaroon ako ng MT-07 o kaya MT-09. Napaka-imposible talaga mga kuys, kasi mahirap maging mahirap. Pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. Ganun lang yung kasimple. So in other words, or in short, tayo ang gumagawa ng kung anong magiging tayo at kung saan tayo pupulutin. Kaya do good and everything will follow. Buo na yung loob ko, MT-07 or MT-09. Hindi naman ako kukuha ng MT-15 or R-15. Ipunin ko na lang yung pera ko, hindi ko na ito kagastusin. Higher CC yung target ko ngayon. Hindi ngayon, darating din tayo dyan sa tulong ni God, man. Tulong ni God. Hindi natin kailangan manggamit ng tao para makuha yung mga luho natin. Kasi may kilala ako, kalalaking tao, nang gagamit ng iba para sa pansarili niyang interest. Huwag ganun, boy. Huwag ganun. Hindi mo alam, pinagtatawanan ka na, boy, ng mga kaibigan mo.
sa ginagawa mo. Just a piece of advice, boy. So yun, tumigil kami. Change battery. Nalobot agad yung isa ko. Nakalimutan ko, naka-on pala yung wifi. Tanga. Nakalimutan ko, naka-on pala yung wifi ko. Ay puti, gloves ko. Hindi ko pa nasuot. Hindi ko pa nasuot yung gloves. Pero okay lang, malapit-lapit naman kami. Ay, nako. So, dito kami dadaan sa may highland. Kasi medyo onti yung traffic dito. Kasi kung doon kami, ididiretsuhin namin to. Ang daming traffic doon. Alam ko, mas makakabuti kung dito kami dadaan. So, yun oh. So, ito nga pala sa mga taga Bicol. Ito yung daan papunta sa farm plate. So, yung alam kong pupunta dito, yung tropa ko. Shoutout sa'yo, Jop. Jop Landesa. So, dito yun, guys. So, liliko ka dito. Yung left. Magle-left turn ka dito. Tol, hindi ka didiretso dyan. Dito. Yan o, nakikita mo, farm plate. Ito yung pa-farm plate, boy. So, medyo rough lang yung daan, pero alam ko kung kayang-kaya mo tong daanan kasi ikaw ay isang Hokage, Job. So, basta diretsyo mo lang to, Job. Oh, basta dire-diretsyo lang to, ah. Hindi ko na video, Job. Lumiko pala ako. Pero may karato na naman, ah. This way to farm plate. Let's do this. So, dito, pagbaba mo dyan, parang plate na yan. Madami dito ng ano, nag pre-prime bintawag nun yung sa mga kasal-kasal. Kasi parang farm wheel daw talaga yung itsura niya. Pero sabi nila, mas maganda daw dito paggabi. Sabi nila. Ah, ito na yung farm plate. Ah, yan, yan yung farm plate. So, inaayos po yung farm plate. Yan o. Yan. Yan, Job. Job, yan yung farm plate na sinasabi ko sa'yo. Ito yung farm plate, Job. Ano ba pala? Puta kami bayad dila. 250 din ang bayad. 250. Matagtag talaga yung shock ng Aerox sa puwetan. Matagtag talaga yung shock ng Aerox pala talaga sa puwet. Puta nga na. Oh, fuck. Ay nako, ang tigas. Tigas ng shock na ang Aerox. Tagtag ako lang yan. So yung labas yun ito, daraga. Ay, utang yan. Sab, ang tagtag pala talaga nito ang Aerox. Pag mababa, anong iya? Ay, ito yan. Sakit sa puwet. Ano? Mawala tong ano na to. Mawala ka nga. Hindi ka sumusunod. Pag ikaw nawala, ewan ko lang. Itong lugar na to, alam ko na talaga to kasi noong ahente pa ako ng hardware, may mga pinupuntahan talaga ako dito. May mga client kami dito. So yung service ko noon, L300. L300 yung service ko noon, mga kois. So yun, mga kois, babalitaan ko kayo mamaya. Papunta na ako sa diretso na ako sa premium bike. Babalitaan ko kayo maya. So yun, mga kois, galing na kami dito sa Yamaha. So oil seal nga yung pinalitan, yung sa may pulley. Pero pag may tumagas pa to, ibig sabihin hindi talaga yung problema. So yun, kakain muna kami, mga kois. Mura lang pala talaga pag sa ano, Yamaha 3S ka bumili ng mga parts. So yung oil seal nasa iba 200 pesos sa 3S, 65 lang. Labor 150. So hindi pala covered ng
warranty yung pagbubuksan yung ano, pag may mga kakalkalin, hindi siya covered ng warranty. Tapos bumili na din ako ng bumili na din ako ng oil seal na extra, tapos motor oil at dalawang gear oil. Yun na yung binili ko diretso para pag mag-change oil na si Papa, may ano na siya, may reserva. Kala muna kami ko isang makakainan kasi medyo alanganin na yung oras, tsaka gutom na din ako. Inches later. So yun, tapos ako nga eh. Doon na taas, sakit mo. Guys, papunta kami ko sa Embarcadero. So nakabili na ako ng pang giveaway. Alright, may kukunin doon na pera tong kasama ko. Alright, sana na kumani mga boys. Mag-withdraw lang ako, Brad. Balikan ko kayo mga boys, mag-withdraw lang ako. Few moments later. Simula nung pag Aerox yung dalawa, nahihiya ako. Kasi boy, practice yung dating ko nito. Oo. Oh. Ayos ah. Ah. Mismong highway ginagawang paradahan. Eh, ginagawang stopover. Well, lang ya. Ano yung mga pinagagawa niyo, boy? Saan kaya? Saan yung opisina niyo, tol? Tungod daw sa ano? Sa Embarcadero, Duligas. Sa tapat? Oo. Well, maramang hindi mo alam yung address. Embarcadero na to eh. Tapat ng Embarcadero. Ay, ang gulo nitong taong to. Two hours later. Ay, ako. So, yun mga kuys. Tapos na yung aming sadya. So, yun o. Kung makikita nyo, yan si Mayon. Mayon Volcano. Ayun o. Alright. Yan si Pogi, si Suzuki Rider J.
115 FI. So mga guys, we're going home. Let's do this. Kanina nga pala mga koy sa 3S, nagtanong ako kung price list sila ng MT-07 o kaya MT-09. So wala pala sila. Pag mga ganong malalaking CC, nasa Naga City daw yung showroom nun. So baka pumunta ako ng Naga para may idea lang ako kung magkano ba yung iipunin ko talaga para sa nasabing unit. Yung napagtanongan ko noon na empleyado ng Yamaha, ang sabi sa akin, ba't di na lang daw ako kumuha ng sasakyan kung ganun lang naman kamahal yung bibiling kong motor. Sabi ko, hindi pa naman ako bibili, sir. Nagtatanong lang ako kung magkano. Tsaka hindi naman pwedeng motovlog tapos nakasakay ka sa sasakyan, diba? Parang ang pangit naman tingnan. Motovlog ka pero nasa loob ka ng sasakyan. Di ano na yun? Autovlog. Nasa loob ka ng auto. Ang bilis magtrabaho nung ano, nung tawag na ito? Nung mekaniko. Kaso di ko lang na video kasi nag-charge ako nung nakacharge yung GoPro ko nung gumagawa siya. Kasi nga sabi ko, pagpauwi para at least makapag-vlog pa ako. Kasi kung hindi ko i-charge, wala, itlog. So iba na yung dinadaanan namin mga koys pauwi. Yung labas namin nito is Castilla, Sorsogon. So medyo malayo-layo nga lang. Pero pag wide tire talaga, napakalawak ng contact patch. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Maganda talaga ang handling ng Aerox. Wala akong masabi. Napakaganda. Kaya pala madaming kumukuha nito. Ibang klase ang handling. Tsaka kung halimbawa putput na yung goma mo, magpapalit ka, mas maganda same size. Palitan mo na lang ng brand. Hanap ka ng mas makapit. Pero itong IRC, okay na eh. Okay na okay. Okay na okay ang laban itong IRC. Ganda. Pambihira. Yung control kasi niya mga boys, na ang Aerox, napakaganda sa cornering. So kasi yung problema lang nitong Aerox, yung stack niya na shock. Matagtag talaga mga boys. Totoo yung sinasabi nilang matagtag. Matigas. So much better RCV or YSS. Palit kayo. Yung may adjuster. So hindi naman agad sasabog yun kasi dalawa sila compare pag monoshock. Tag. Oh, fuck. Tangan na, tutulo yung ihi ko nito eh. Parang hanap ako ng maiihi at doon sa kanto yun, no? Ay, nako.
Ihi muna ako, guys. Ihi muna ako dito. Walang hiya. Uy, shit. Di kakayanin ng ano ko, eh. Di kakayanin ng pantog ko. Ihi lang ako. Pabalikan ko yung mamaya. Tingay ko doon diretso. Never mo ka nag-ihi. Hindi po talaga ihi ako, matuda ka. Puta kayo doon doon diretso na ayop. Hindi siya. Parang iya na ayop. Gago. So yun mga guys, balikan ko kayo mamaya. So wag na, tuloy-tuloy na to. Alright. Nakita niyo yan, yung kurbadang tangina. Mga professional lang yung makakadali nun. Tayo, hindi tayo professional, kaya di natin matadali yun. Tanginang kurbada to. Yan o. Ano iso, tangina yan. Delikado yung mag-ina. Duma sa mga ganito. Ano dan to? Ito yung sinasabing daan na daang matuhin ni Rinoy Aquino. Ayun ako, yun. Malapit-lapit na ako sa ano, sa may dulo, sa may labasan. Ito na eh, ito na yung pag nadaanan mo na tong ano na to, bridge. So, in short, ibig sabihin, malapit ka na. Dito ko na lang siya atay sa may labasan. Ito ang mag-aantay. Yun. 2,000 years later. So yun, dito na kami sa bahay. Kakarating lang. Hindi ko na na-video yung iba. Nakakapagod. Ha? Kora. Nakakapagod. So yun. Siguro dito ko natatapusin yung vlog kasi magpapahinga na tayo pansamantala. Si Suzuki Rider J FI, subscribe, like, comment and subscribe. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Ride safe, God bless and peace.